197 pages ang inabot ng Senate Blue Ribbon Committee report na inilabas ni Senator Francis Tolentino ngayong hapon, kaugnay sa 2.4 billion peso DepEd laptop project. Lumabas na ang dapat na 35,046 pesos kada laptop na itinakdang presyo para sa 68,500 na guro, sumipa sa 58,300 pesos kada isa. Kaya 39,583 teachers lang ang nabigyan. Still booting up. Ang siste sobrang bagal na nabiling laptop, kaya maraming guro ang hindi rin ito nagamit. Sa 12 pumirma, tanging si Senador Jinggoy Estrada ang kumontra sa laman na report, habang si Senador Bonggo ay may reservation. Si Senador Raffy Tulfo buo ang suporta sa report. Dapat talaga managot ang dapat managot kapag mayroong katiwalaan at napatunayan. Dapat hindi lang tayo puro salita, dapat aksyon. At ang iyong aksyon na yun may makasuhan. At hindi lang makasuhan, dapat may makulong. Pagbukas pa lang ng committee report, nadiin na agad ang mga irregularidad. There is sufficient basis to believe that there was a conspiracy to facilitate and or generate an overprice which indicates manifest partiality, evident bad faith, and or gross inexcusable neglect on the part of senior officials and staff of the DepEd at the PSDBM. Hindi rin katanggap-tanggap sa komite na binago ng DepEd ang proyekto na para dapat sa mga estudyante. Hindi rin umano masasabing legal ang Memorandum of Agreement na ginamit na basehan sa pagbili ng laptop dahil kahit February 16, 2021 ang nakalagay na petsa, May 28, 2021 ito aktwal na pinirmahan ng mga opisyal. Kaya susog ng komite, i-abolish na ang procurement service ng Department of Budget and Management, amyendahan ang Government Procurement Policy Board. Silipin ng Anti-Money Laundering Council ang bank account ng mga opisyal na kasali sa laptop project. Suriin ng BIR kung nagbayad ng tama buwis ang mga kumpanyang pumasok sa kontrata. At bawiin ang 979 million pesos na umano'y sobra sa naibayad sa laptop project. As proceeds of corruption and the amount actually recovered to be placed in a special national teachers trust fund to support the health and medical needs of public school teachers and the educational needs of their children through a special scholarship program. Inirekomenda rin ng komite na kasuhan ng ilang dati at kasalukuyang opisyal ng DepEd at PSDBM dahil sa paglabag umano sa korupsyon at iba pang kaso. May paliwanag naman si Panel Chairman Tolentino kung bakit hindi kasama sa pinakakasuhan nila si dating Education Secretary Leonor Briones. Nagamit po siya sa wikang Tagalog. Sir, pero yung legal liability, wala siya. Sa ebidensya po lumabas, wala. Base po sa ebidensya. Iba po yung spekulasyon, iba po yung haka-haka, iba naman po yung lumabas sa hearing. Ayon naman sa DepEd, ikokonsidera nila ang naging rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang DepEd naman po has always said that we are committed to transparency and accountability. And that applies specifically also to the procurement process. So we appreciate the investigation that was conducted. We will have to see if it will be a case that will be filed by the Ombudsman or DepEd. Because lalo na itong case na to is not limited to just one agency. Samantala, yung kopya ng committee report, ibibigay na rin sa lahat ng mga pinatawag ng komite. At pag-aaralan na rin nila kung dapat pang ipasakop sa Immigration Lookout Bulletin yung mga opisyal na nasabit dito. Sherian Torres, ABS-CBN News.